join our journey down into the reefs and tides. Come and sit beneath the waves, the wonders of this life. Open your eyes and see the world below the seas. It's the wonder of God's creation that makes us believe. Soon up the dive. Pinagdiriwang natin ang Environmental Awareness Month. Kaya naman ngayong araw, patuloy tayong magbibigay ng kaalaman kung bakit natin dapat alagaan ang ating karagatan at kung paano natin ito magagawa. So join me for another worthwhile diving adventure and exploration for a sustainable environment. I am Cindy Maduma and this is To Dive! Diving adventure, lagi kong pinananabikan ang kakaibang diving experience. Siyempre, pati na rin ang extraordinary encounter sa mga marine creatures. At isa sa mga gustong-gusto kong makita sa isang dive escapade ay ang mga charismatic marine mammals tulad ng dolphins. Kaya ang mga dolphins ang ibibida natin sa wonders of creation. Napalibutan na po kami ng mga pod of dolphins, kaliwa kanan. Hindi ko na alam kung saan ako titingin, pero sobrang blessed ng dive namin ngayon. So kanina, nandun sila sa kaliwa ko, tapos sa kanan, tapos maya-maya, nagsasalubong na sila ngayon. Para bang meron silang paligsahan. Nakakatuwa, no? Kasi hindi namin in-expect na makaka-encounter kami ng gantong klaseng pagtitipon-tipon ng mga dolphins. Ayun! Nagpapakitang gilas pa sila. Ang dolphins ay mga marine mammals. Sila ay hindi nangingitlog kundi nanganganak. Kung ang tao ay 9 months na ipinagbubuntis ng isang ina, 17 months namang dinadala ng isang cow o mother dolphin, ang calf o baby dolphin sa sinapupunan. Kapag ipinapanganak ang isang calf, unang lumalabas ang buntot nito. Ito ay para hindi malunod ang calf habang iniluluwal. Hindi kasi kayang huminga ng dolphin sa ilalim ng tubig. Kailangan pa nilang umahon sa ocean surface para huminga gamit ang kanilang blowholes. Ang dolphin ay isa sa mga pinakamatalinong hayop sa buong mundo. Ayon sa mga pag-aaral, sila ay may mataas na problem-solving abilities at teaching skills. At alam niyo ba na may kanya-kanyang pangalan ang dolphin? Nakikilala nila ang bawat isa sa pamamagitan ng kanilang signature whistle. Ito ang nagsisilbing pangalan o identity ng isang dolphin. Kinagamit din nila ito bilang means of communication. Natatangi rin ang social bond ng mga dolphin. Namumuhay kasi sila ng magkakasama sa isang grupo o pod. Tulong-tulong din sila sa paghahanap ng pagkain at pagpapalaki ng calves o mga batang dolphin. Extremely playful and friendly din ang mga marine mammals na ito. Kilala rin ang mga dolphin sa pagiging compassionate. Kapag may isang dolphin kasi ang may sakit o injured sa kanilang pod, sama-sama nila itong inaalagaan at inaalalayan para umahon sa ocean surface upang hindi malunod. At alam niyo ba, buddies, na may kakaibang sleeping behavior ang dolphin? Kapag natutulog ang dolphin, ang kalahating bahagi lamang ng utak nila ang nagpapahinga, while half of their brain is awake. Ito ay para ma-monitor ng dolphin kung kailangan na ba nilang umahon para huminga. Paraan din nila ito upang maging alerto laban sa mga predators o panganib kahit natutulog. Ang mundo ay mayroong nasa 40 oceanic dolphin species, pero 14 dito ay endangered or very high risk to extinction. Ito ay dahil sa man-made threats na kinakaharap ng dolphins, tulad ng ocean plastic and noise pollution, habitat degradation, hunting, overfishing, ship strikes, fishing gear entanglement,
at ang lack of awareness ng tao tungkol sa mga marine mammals. Tulad ng nakaraang mass stranding incident ng nasa 70 melon-headed whales sa Catanduanes, ang melon-headed whales ay isang uri ng dolphin. 13 rito ay namatay. Ayon sa BIFAR, posibleng blast fishing ang dahilan ng mass stranding ng mga balyena. Based dun sa documents or evidences na nakita natin sa videos and photos, it suggests that the mass stranding was caused by a blast fishing. Comparably dun sa mga nakikita natin na mga rehabilitated cetaceans that suffered acoustic trauma or yung mga nabingi because of the blast fishing activities, ang behavior niya is inaangat niya yung ulo sa surface ng tubig as if gasping for air. And more so dun sa picture showing some blood oozing in their blowholes sa kanilang bibig at saka sa ear. Kung disrupted na nga or may nangyari ng masking of auditory nerves ang sinasabi nila, nagkakaroon na din at the same time ng error in navigation. Bago ang pagkamatay ng ilan sa mga melon-headed whales, dinumog ito ng mga tao sa baybayin dahil sa tuwa na makita sila sa malapitan. Galing niya naman pa-picture siya, oh! Bait naman! Since very unusual po na magkaroon ng mass stranding, somehow talagang chaotic yung lugar. So ang tendency talaga ng tao since first time nila makakita ng ganun is talagang makapag-selfie. The local communities doon na nag-selfie, nag-picture-picture, added more stress doon sa dati ng stress na melon-headed whales. And remember, ang stress ay nakakamatay din po sa animals. Ano ba ang ibig sabihin ng mass stranding at ano-ano kaya ang dahilan nito? Ang video shows a near mass stranding o kaya yun yung tinatawag natin na out of habitat stranding. So ito naman pong tinatawag natin na out of habitat stranding is a phenomenon na kung saan yung animals, usually mga pelagic species, kagaya po nitong nag-strand na melon-headed whales, are found close to shallow waters o kaya nandun malapit na sa may baybayin and likely at risk of becoming stranded. Marami naman po yung causes of mass stranding, lalong-lalo na yung error in navigation o kaya usually pag may malakas na shock waves o kaya malakas na tulong sa dagat. Yung acoustic trauma naman would really cause ng imbalance ng paglalangoy ng mga dolphins. So pag may imbalance, usually pag tagilid na lumangoy yung affected cetaceans, ang tendency is pumasok yung tubig dagat sa blowhole nila. And yung blowhole naman has a direct link papunta doon sa lungs. Nalulunod din po itong cetacean, but mainly because of doon sa hindi na coordinated ang kanyang paglalangoy. And kaya sila nag-i-strand sa baybayin kasi ito yung best na lugar kung saan makakapaghinga sila ng mas easier. Pwede din na yung cause ng mass stranding is yung leader of the pod o yung pinakamatanda or leader nga nung grupo ay may sakit o kaya kung anong karamdaman at malapit ng mamatay and nag-strand yung leader of the pod, sumasama po yung ibang cetaceans. So yan ay kasama dun sa behavior na altruism or yung pagiging tight ng kanilang social bonds. Ano naman kaya ang dapat nating gawin kapag nakakita tayo ng stranded marine creatures? We approach the animal with care. Kinakailangan nating i-protect yung blowhole, yung eyes, yung pectoral fins. Bigyan natin sila ng supportive care. Protect it from the elements kung sobrang lakas ng ulan. Papayungan na natin sila o kaya pag sobrang mainit ang araw, kinakailangan natin silang payungan din at the same time para hindi mag-cause ng islawing or pagkatanggal ng kanilang balat. Minimaintain natin na they are in upright position, yung hindi mapilayan din at the same time. Every now and then we keep the body moist kasi pwedeng matanggal yung skin niya pag sobrang dry yung kanilang skin.
And mas mabuti, mas mainam na nandun sila sa tubig, lalong-lalo na kung maliliit na klase ng dolphin and balyena naman. With the size of the melon-headed whale, kaya yun i-bigyan ng support ng at least apat na tao. Supportive care lang until such time na makita natin kung releasable ba yung stranded cetacean. Agad din itong i-report sa pinakamalapit na BFAR office sa inyong lugar. Huwag din sakyan ang dolphin upang hindi na makadagdag pa sa posibleng injuries nito. Ingatan ding hindi mapasukan ng tubig ang blowholes ng dolphin upang hindi ito malunod. Malaki ang papel ng mga first responders sa mga ganitong pangyayari. Kaya dapat alamin natin ang mga dapat at hindi dapat gawin upang mailigtas ang mga stranded marine creatures. Tandaan, mahalaga ang ginagampanan ng dolphin sa ocean ecosystem. Bilang apex predators, napanatili nitong balanse ang ocean food chain. Higit sa lahat, nagsisilbi rin itong ocean health indicator. Sa pamamagitan nila, makikita natin ang kalagayan ng karagatan. Ang mga mass stranding incidents sa Catanduanes ay nagsisilbing mensahe ng mga dolphins sa ating mga tao na mayroong problema sa ilalim ng dagat na dapat nating solusyonan. Maraming advokasya tungkol sa pangangalaga ng karagatan ang nabuo dahil sa diving. Ito kasi ang naging eye-opener sa maraming divers kung gaano kaganda at kahalaga ang ating marine resources. Dahil din sa diving, mas nakita natin kung ano na nga ba ang kalagayan ng ilalim ng karagatan. For today's dive site ay bibisitahin natin ang isa sa mga marine sanctuaries sa Cebu. I'm Val Alo. I'm a CMAS instructor trainer. I am based here in Cebu. Kasay Reef is a patch reef located in Barangay Kasay in Argao that is located in South Cebu. At first glance, you will be greeted with beautiful reef formation with pristine clear water that is free from trash. Maraming makikita natin na mga nudies, damsels, boxer shrimp, anemone shrimp, mga puffer, longhorn, cowfish, maraming sea turtles. We encountered around 5-6 sea turtles. Dahil shallow lang yung entry point, so pwede siya sa mga fresh open water diver. Then if advanced ka, so pwede ka pumunta sa wall, so maximum there is around 60 plus meters, so you can do a deep dive around maximum to 40 meters. The visibility is very clear, water is very clear, no down current, so good for new divers diving there. But sadly, marami tayong nakikita doon yung mga ghost net, yung mga usually yung fishing line. We're doing a shore entry dive. That's our last dive for that day. We starting to descend. We encountered that eel caught up with the fishing line.
very sad moment for us because sayang naman yung eel. Especially for first-time divers, excited naman sila makikita ng eel. Hindi yun usually nakikita nila. So sayang naman. After that dive also, we encountered many sea turtles. The problem in that area is marami yung lines na ginagamit nila sa yung guso, production ng guso is still submerged underwater, being abandoned. So the danger there is if the sea turtle will be caught up by that rope, for sure mamamatay yung sea turtle. Divers ang nakilala ng UNTV The Dive Team sa isang dive caravan sa Cebu. Nakakabilib ang grupong ito dahil kahit tapos na ang International Coastal Cleanup Day, nililibot pa rin nila ang iba't ibang dive destinations sa Cebu para mag-underwater cleanup dive. Kilalanin natin sila sa Diver's Eye View! This dive caravan for a coastal cleanup invited a lot of participants, particularly different groups of divers. No, started first week of September. This is a yearly activity, so we still continuing it until end of the year. We have in our group some marine biologists. They will share and they will incapacitate the fisher fox and the Bantay Dagat officials, together with an NGO, which is part also of our group, the Coastal Conservation Education Foundation, Inc. So they have also some programs with regards to the enhancement and rehabilitation of the existing MPA or the Marine Protected Area, the Fish Sanctuary in that particular municipality. We are trying to teach and we are trying to incapacitate not only the marginalized fisher folks, but likewise the government official, the municipal officials, of how to improve and enhance and maintain the MPAs. Manila naman tayo, buddies. Just recently ginanap ang Clean Up Week Manila 2020. Ito ay pinangunahan ng Junior Chamber International or JCI Manila Chapter, kung saan iba't ibang proyekto ang ginawa para sa kalikasan sa loob ng isang linggo. JCI stands for Junior Chamber International. It's an international non-profit leadership organization which empowers young men and women to make a positive impact in society, in our communities. The Cleanup Week is actually a recreation of our chapter's very first project. Back in 1948, our late great President Ramon V. Del Rosario commissioned our very first project, which was called Cleanup Week Manila. They cleaned up after the war, World War II, and ngayon, in our modern Cleanup Week Manila, we're cleaning up our environmental issues, which is our current war right now. Isa sa mga proyekto nila ay ang Project Renew,
See, Project Renew basically hits on the sustainability facet of the environmental projects we have for JCI Manila. Why we really wanted to create these waste bins is because we found out that the city of Manila itself, meron tayong 900 barangays. And out of the 900 barangays, 300 lang po yung may sapat na tools and equipment to collect waste and segregate waste properly. So we wanted to come in as JCI Manila and help the city of Manila by donating more waste bins to help people, of course, collect trash and recycle these trash. But we can use it for something else, like maybe school chairs or benches, or again, more waste bins. Ang mga waste bin na ito na ipinamahagi ng JCI Manila chapter ay gawa mismo sa mga basura. Yung aming 120-liter mobile bin made of things like this. These are the single-use sachet, no? We are local manufacturer. What we do is we take this and then we turn them into the mobile bins. We also make crates, pallets, trolleys, other durables. So the idea is taking these single-use plastic sachets, and instead of ending up in the landfill or worse in the esteros or the ocean, we take them and we turn them into something useful. When we design products in Sentinel Upcycling Technologies, we make sure that it will do the job. That is the most important thing, because what we don't want is our product end up as waste. Okay, so that's where the engineering comes in. So what we promise to the market is you can get the same product to do the same work, but you have the added benefit of having it made from single-use sachets. Other than the waste bins po, we also give eco-brick thank you messages from public school students upang ma-raise din po ng awareness sa ating youth na madami po talagang pwedeng magawa sa itong mga plastic na to. One waste bin po equates to 1,000 plastic sachets used. So by manufacturing 100 waste bins, we were able to prevent 100,000 single-use plastic sachets to end up in our ocean. Plus all the eco bricks that we used also prevented all these single-use plastics from ending up in our ocean. Plus the awareness that we created, we really hope that the kids of the city of Manila will be educated po on how we can recycle and upcycle these single-use plastics. Namigay din ang grupo ng mga cleaning materials na magagamit ng pamayanan sa paglilinis sa syudad ng Maynila. For people to do their jobs well, they have to have the right equipment. Equipment that will make them feel safe, at the same time let them do their jobs easily and efficiently. At the same time protecting the sewage through our filters. So that's very important, no? Give them confidence that they have the right equipment to do their job. We're hoping that the overspill of that is that they'll have a cleaner community. They'll have DPS people who will be more than willing to clean their barangays because of the effect of cleaning their barangays will be. If their barangays are free from trash, they will be safer from flood-caused viruses such as like leptospirosis, a safer place to live for the children, and also for the elderly. Papasalamat ako sa JCI na bibigyan kami ng magandang gamit. Mas maganda pa sa mga dating gamit. Malaking tulong sa nasasakupan ko to. Malawakang cleanup din ang ginawa ng grupo sa Tondo, Manila. Kasabay ng cleanup, naglagay din ang grupo ng waste traps sa mga daluyan ng tubig papuntang estero. Bago pa man ang ginawang cleanup week ngayong taon, ay nagsimula ng maglagay ng litter boom collectors ang grupo sa mga estero sa Manila noon pang 2018. It was based on an Australian design to clean up rivers in Australia. Ginawa lang natin na nagpalit tayo konti ng mga ibang parts to suit the Philippine environment. So, ginamit rin natin mga recycled water bottles and also other materials that are sustainable. So, kagaya ng mga water bottles and yung mga reusable na plastics, we are able to collect the litter and then transform it to another recyclable material. While we're educating them not to litter, we also made this supplemental system para hindi naman madumihan ang Manila Bay at least. And hindi lang to for Manila Bay, it's for all the shorelines in the Philippines. Ganito karami ang mga basurang nakukolekta nitong litter boom collector na nailagay dito sa Estero de la Reina, na isa sa 31 estero dito sa lungsod ng Maynila, kung saan sa kabuuan, 10 hanggang 15 sakong basura kada araw ang nakukolekta ng Department of Public Service.
Bukod sa mga private groups tulad ng JCI, patuloy din ang mga environmental preservation projects ng gobyerno. Ito ay para maiwasang mapunta sa Manila Bay ang ating mga basura. 10 trash traps ang inilagay ng DNR National Capital Region sa buong Metro Manila. Ang mga trash traps na ito ay proyekto ng DNR-NCR kasama ang 17 LGUs ng rehiyon. Ito ay karagdagang proyekto ng rehiyon sa regular weekly cleanups. Para naman sa grupo ng JCI at lokal na pamahalaan ng lungsod ng Manila, malaki ang ginagampanan ng Department of Public Services upang masolusyonan ang problema sa basura sa Manila. Sila ang naatasang mamahala sa mga basura sa Manila City, partikular na ang mapanatiling malinis ang syudad. Pero upang lubos na magampanan nila ang kanilang trabaho, kailangan din nila ng suporta at tulong mula sa buong komunidad. It takes the whole world to save the world. It is very important that everyone sorts, cleans their trash properly. And to work with their local MRFs, their junk shops, and the waste buyers, not just with us, because there are many, to ensure that the flow of sorted, clean, and dry waste, not just plastic, but metals and paper, is available. To throw your trash properly, make sure that you separate your bottles, your plastic bottles, your cans with your biodegradable and non-biodegradable waste. We're hoping that the community in these barangays will see that there are people who care about their barangays, therefore they should care about it as well. Tons of single-use plastics end up in our ocean. So that's why we're trying to promote awareness para alam ng mga tao na meron po tayong mga bagay na pwedeng magawa upang ma-recycle ito sa mga kagamitang magagamit pa. Para naman sa DPS, responsibilidad ng lahat na mapanatiling malinis ang ating kapaligiran. Tulong-tulong po ang bawat isa. Kung wala po mangyayari, kung di po tutulungan ng gobyerno, siguro kailangan po namin tulong po ng bawat isa, ng bawat isang mamamayan po sa ating lungsod, pakiisa ng barangay at ng ating komunidad. Tama na po yung turuan kung sino po yung kanino po nanggaling basura. Discipline na po sa bawat isa sa atin. Kaya sa amin po, sa aming parte, sa aming Department of Public Services, wala po kaming sawang pag nag-release po ng ating mga dalaw yung tubig sa ating lungsod ng Maynila. Hindi po magiging successful po ang ating programa kundi wala pong tulong ang bawat isa sa mamamayan po. Ang environmental awareness ay hindi lamang tungkol sa kalagayan ng ating kalikasan. It's also about making sustainable choices for us to have a sustainable environment. Magiging epektibo lang din ang mga environment conservation efforts ng gobyerno, diving community at maging ng mga private groups kung matututunan ng bawat individual ang responsibilidad na pangalagaan ang ating kalikasan at karagatan. This is your diving buddy, Good Dive! The future is now.